So ngayon, ngayong gabi nito, pag-uusapan natin yung tatlong mindset na pinagkaiba ng mga mayayaman sa mga mahihirap. Na pag sinabi kong mayaman at mahirap, ang ibig kong sabihin is mayaman, maraming pera. So malamang yun din naman yun. Eh. Ganon din naman ang ibig kong sabihin, di ba? Mahirap, wala or kulang palagi yung pera. Mayaman, may time and financial freedom. Mahirap, walang time and financial freedom. Ganon lang kasimple. Ay, yun ang pag-uusapan natin tonight. Tatlong bagay na pinagkaiba nilang dalawa. Ang topic natin, di ba, is tatlong mindset na pinagkaiba ng mga mahirap sa mayaman. Ang pinaka-importante sa pagiging mahirap or mayaman, mahirap ka man or mayaman, ang pinaka-importante is kung paano ka mag-isip. Mindset ba mindset? Mindset ba mindset? Yung mindset mo consists of your beliefs, consists of your perceptions, paano mo tingnan yung mga bagay-bagay, or yung mga pananaw mo sa buhay. Ito yung palagi niyong tatandaan. Kahit anong gawin mo, kahit gayahin mo, kung ano yung ginagawa na nakikita mong ginagawa ng mga successful or kung sino mang iniidolo mo, may nakita ka nagki-crypto, may nakita ka nagpo-forex, may nakita ka nagninegosyo, may nakita ka nag-i-stocks, or kung ano pa man real estate, insurance, or kung ano pa mang lehitim mong industry yan, na meron ka nakikita, tas nakikita mo, yung mayaman sila, naging successful sila. Kahit anong gaya mo sa mga yon, kung hindi mo naiintindihan kung paano sila mag-isip, hindi ka magiging katulad nila. Kahit kailan. Okay, itaga mo yan sa bato. Kahit kailan. Baka nga sa inyo, meron na kayong nagawang ganyan. Kaya ang daming, kung mapapansin nyo, ang daming Pilipino na ganito yung nangyayari. Palipat-lipat sila ng industry kasi akala nila nasa industry yung pag-asenso. Magne-negosyo ako. Malas ako dito. Lipat naman, mag-i-invest ako. Malas ako dito. Mag-real estate ako kasi ang daming yung mayaman. Wala pa din, malas ako dito. Nagpapalipat-lipat sila kasi akala nila nasa industry yung pag-asenso. Parang ano lang naman yan eh, parang sasakyan, di ba? Mga magagandang klase ng sasakyan. Parang ganun yung mga industries, mga lehitimo na industries na matagal lang nag-i-exist, centuries na nag-i-exist. Parang sasakyan lang yan, parang brand na sasakyan. Pare-pares naman, may kanya-kanyang ganda at may kanya-kanyang pros and cons ang bawat sasakyan na yan. Pero, pare-pares ka niyan madadala sa mga lugar na gusto mong puntahan. Okay, yung mga sasakyan na yan. And kahit alin dyan yung sakyan mo, kung hindi ka marunong mag-drive, walang kwenta yan. Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Kahit pa may gasolina yan, kahit pa buhay na yung sasakyan na yan, kung hindi ka marunong mag-drive, walang kwenta yan. So parang ganun ang nangyayari sa mga Pilipino. Okay, yung mga nagpapalipat-lipat ng industry. Kasi akala nila, hindi tumatakbo tong sasakyan na to. Di ba? Scam, lipat. Hindi tumatakbo tong sasakyan na to. Malas ako dito, lipat. Hindi sila marunong mag-drive. So ganun yun pagdating sa mindset. Kahit anong gaya mo sa ginagawa ng iba na successful na iniidolo mo, kung hindi mo naiintindihan kung paano sila mag-isip, wala ka pa rin mararating sa buhay. Napaka-importante na naiintindihan mo yung mindset. Ulitin ko, naiintindihan, hindi alam. Kasi magkaiba yung nalalaman sa naiintindihan. Maraming tao, ang daming alam, walang nararating sa buhay. Ang sakit mo namang magsalita. Kasi hindi naman nila naiintindihan yung mga nalalaman nila. Okay, paulit-ulit yung itong maririnig. Siguro, isipin mo na mabuti, kung paulit-ulit mong naririnig yung about dito sa mindset, about dito sa mindset, paulit-ulit na mindset, siguro ito yung sign ng Diyos sa'yo na hindi mo kasi naiintindihan. Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Kaya kailangan niyang paulit-ulitin na sabihin sa'yo na gagamit siya ng iba't ibang tao para marinig mo. Ito paulit-ulit nito maririnig din sa akin. Merong formula ang pagiging mahirap, merong formula ang pagiging mayaman. Merong formula yung dalawa na yan. And paano mo malalaman kung anong formula yung ginagawa mo? Napakasimple lang. Mahirap ka ba o mayaman? Yun yung formula na ginagawa mo. So, merong formula talaga yan. And ang pinakasimula, ang pinakapundasyon ng formula na yun is kung paano ka mag-isip or yung mindset. So, yun ang pag-usapan natin. So, number one, pinagkaiba ng mindset ng isang successful, isang mayaman sa mahirap. Posible pero mahirap, ganyan mag-isip ang mga mahirap. Ganyan mag-isip ang mga hindi nagiging successful. Alam nila yung posibilidad na kaya nilang maging successful. Alam nilang posible talaga kasi marami nang nakagawa. Hindi lang mangilan-ngilan eh. Marami nang nakagawa. And sa totoo lang, itong generation natin, yung pinakamadali
na yumaman at umasenso. Itong generation na to, yung pinakamadaling yumaman at umasenso. Ang way ng pag-iisip ng mga mahirap or mga may poor mindset is posible pero mahirap. Mas pipiliin nila na manatiling mahirap kaysa magsumikap or maranasan maranasan yung hirap para maging successful. Na ang ironic ano. Ang ironic, isipin mo nang mabuti. Mas gusto nilang maging mahirap ang habang buhay kaysa maghirap pansamantala para umasenso. Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Maghirap for how many years para umasenso, mas okay yung maghirap na lang pang habang buhay. And hindi ko sila masisisi. At hindi ko sinasabi na mali talaga sila completely. Hindi ko sinasabing mali sila. Okay, nagbibigay ako sa inyo ng difference ng success, nagiging successful kung paano mag-isip at saka yung naghihirap, hindi nagiging successful. Kasi merong mga tao na okay sila sa buhay nila. Di ba? Kung magkano kinikita nila buwan-buwan, okay na sila doon. Di ba? Pero naniniwala ako marami dyan na nagpapanggap lang na okay. Okay, para lang ma-justify nila yung sitwasyon nila. Gigil na ako sa iyo eh! Yun yung para sa akin nakakaawa. Para sa akin nakakaawa. Bakit? Bakit nakakaawa? Kasi katulad ng sinasabi ko kanina, alam nila na posible, pero dahil sa ayaw nilang mahirapan at dahil natatakot sila sa kung ano man bagay, natatakot sila magkamali, natatakot sila magfail, which is hindi rin naman nila kasalanan. Dahil tayo na program tayo ng society, na program tayo ng school, ng education system, para katakutan yung pagkakamali. Diba? Kasi pag nagkamali ka, bobo ka, di ka makakagraduate, wala ka mararating, diba? Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! So na-program tayo na ganun. So hindi ko rin sila masisi. Ganun din ako dati. Ganun na ganun din ako dati. Nakakaawa kasi naniniwala ako na lahat tayo may potential, lahat tayo may capability, and naniniwala ako na lahat tayo binigyan ng Diyos ng capability na maging successful. Actually, nasa Biblia yun. No? The ability to produce wealth. Lahat tayo nabigyan, and depende na lang sa tao kung sino yung gagamit ng capabilities na yun. And nakakaawa kasi pinapakita nila sa ibang tao, nagpapanggap sila na kunwari kontento na sila. Nagpapanggap sila na kunwari masaya na sila. Pero deep inside alam nilang may kulang. Deep inside alam nila na hindi ito yung buhay na gusto ko. Para lang, kaya nila sinasabi na, hindi, okay ako, kontento na ako. Kaya lang nila sinasabi yun. Kasi gusto lang nilang i-justify yung sitwasyon nila sa tao para hindi sila husgahan. Diba? Sabihin mo nga naman, halimbawa naghihirap ka, hindi, okay ako maging mahirap. Kasi hindi makakarating sa langit yung mga mayaman sinong may sabi. So yun ang, nagja-justify na lang sila. Okay? So yun ang ginagawa ng mga mahirap. Ganun mag-isip yung mga mahirap na mahirap, ay posible pero mahirap. Ngayon, kabaliktaran nun is yung mga nagiging successful. Mahirap pero posible. Yung kanina is posible pero mahirap. Kaya ayaw kong gawin. Yung isa naman, mahirap yan. Pero posible. Susubukan ko. So ang ano lang naman, ang simple lang naman, no? Nabaliktad lang. Susubukan ko kahit mahirap. Iyon yung number one, ha. Magpapaano mag-isip yung mga mayaman sa mga at saka mahirap. Pag ang mga hirap, mag-iisip, posible pero mahirap. Yung mga mayaman, mahirap pero posible. Susubukan ko. Number two, ang mga mahihirap, mahilig mag-justify. Ang mga mayaman, mahilig gumamit ng inspiration. So anong ibig kong sabihin? Isang magandang scenario, kapag meron silang kakilala or meron silang nakilala na naging successful, dalawa yung magiging reaction ng isa. Merong magkaibang reaction yung merong poor mindset at saka yung may rich mindset. Ang sasabihin ng poor mindset, magja-justify yan. Meron siyang nakitang successful na tao, magja-justify yan. Sasabihin niya, nahin, sinerte lang yan. Ngay, siguro maraming ginagawang masama yan, kaya yumaman. Ah, siguro, ano yan, politiko, kurakot. Kasi yun yung napapanood nila sa TV eh. Di ba yung TV wala namang katotohanan? Na binibrainwash lang naman kayo niyan. Diba? Mas pagmayaman, palaging masama. Napansin niyo yun pagdating sa TV? Na yung pagmayaman, palaging masama ugali? Napapansin niyo yung ano? Diba? Mahuhulaan mo na yan eh. Sa mga telenovela, mahuhulaan mo na. Pagka ang isang may poor mindset, nakakita ng successful na tao, mag-justify, no, sinerte yan, ako kasi malas. Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Diba, ipagtatanggol niyan yung sarili niya. Kung bakit siya mahirap. Kung bakit hindi niya magawa. Ako kasi malas. Hindi kasi para sa akin yan. No? Ay, nauna kasi sila eh. Ay, ninakaw kasi nila yung idea ko. At ng excuses at justification, babanggitin yan. Sa lahat ng justification na yun, wala ni isa doon na siya yung may kasalanan. Wala. Wala siyang kasalanan. Palagi siyang tama eh. Mga mahirap, palaging tama yan. Palaging sila yung tama. Palaging sila yung naaapi. Alam ko,
Paano ko nalaman? Mahirap din ako dati, ganun din ako dati. Ako yung palaging naaapi, ako yung palaging kawawa, ako yung palaging malas. Ganyan din ako. Samantalang, ang isang may rich mindset, kapag nakakita siya ng successful na tao, ginagamit niya ng inspiration. Aalamin niya, paano niya kaya nagawa? Paano niya kaya nagawa? Kung nagawa niya, kaya ko rin yun. Malaking difference. Kasi pag nag-justify ka, no, sinabi mo na malas kasi ako, swerte, so ano pa yung space, ano pa yung room for creativity? Paano ka mag-grow nun? Eh nagbigay ka na ng period. Sinabi mo na hindi eh, swerte siya, malas ako, kaya ako mahirap, kaya siya mayaman, period. Last mo nila. Tapos reklamo ka, bakit ang hirap ng buhay? Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Bakit ganito na lang palagi? Eh binigyan mo na ng period eh. Samantalang yung isa, paano niya kaya nagawa? Tanga! Ano kaya yung ginagawa nito? Kung nagawa niya, kayang-kaya ko din yan. Kailangan ko lang alamin kung paano. Pag isang mahirap nakakita ng bagay na gusto niyang bilhin, tapos nakita niya ang mahal, ano magiging reaksyon niya? Naku, ang mahal, hindi ko kaya yan. Nagigising. Oh. Litlintang nung sinasahod ko. So, yun ang ibig ko sabihin, ja-justify. Nauulitin ko, sinasabi ko to para maging aware ka, para alam mo na kung bakit ganyan yung sitwasyon mo. Nasa sayo kung babaguhin mo o hindi, wala na akong pakialam doon. No, hindi ko sinasabi ito para i-down ka or whatever, sabihin sa'yo na mali ka, wala akong pakialam. Sinasabi ko to sa'yo para malaman mo lang kung bakit ganyan yung buhay mo. Yun lang naman ang purpose ko. Sinasabi ko sa'yo para malaman mo kung bakit ganyan yung, para hindi ka nagtataka na feeling mo pinaparusahan ka palagi ng Diyos. No, feeling mo nung nagpaulan ng Diyos ng kamalasan, ikaw yung lahat ng sumalo, di ba? Kalokohan yun, hindi yung totoo. So pagka nakakita ang isang mahirap ng bagay na gusto niya, hindi ko kaya, wala akong pera. Samantalang ang isang may rich mindset, ulitin ko rich mindset ha, hindi necessarily mayaman na kaagad to. Hindi necessarily ang taong may rich mindset, mayaman na kaagad. Kasi ano yung sinasabi ko kanina na paulit-ulit? Nagsisimula palagi sa mindset. Kahit anong gaya mo sa mga mayayaman, kahit anong gaya mo sa mga lodi mong successful, kung hindi mo naintindihan kung paano sila mag-isip, hindi ka magiging successful katulad nila. So nagsisimula sa mindset. Kaya pag sinabi kong rich mindset, hindi necessarily mayaman agad to. Kasi pwedeng nagsisimula pa lang magbago. Number 3 na pinagkaiba ng na mindset na pinagkaiba ng mga mayaman sa mahirap. Kung sino pa yung mga mahihirap, sila pa yung mapapride. Tapos kung sino yung mga mayayaman, sila pa yung humble. Ngayon, hindi ko nila lahat. Hindi ko nila lahat. Meron akong kilalang mga mahihirap na humble. Meron akong kilalang mga mayayaman na mayabang talaga. Mapapride talaga. Meron talaga. Hindi ko nila lahat. Ako, actually, sa mga kaibigan ko na mayayaman, wala akong kilala pa doon na talagang mapride. So, pag by mapride, ang ibig ko kasi sabihin, hindi lang yan necessarily ibig sabihin mayabang. Hindi lang ganun eh. Mapride, ibig sabihin, hindi, para sa akin ha, hindi tumatanggap ng pagkakamali. Feeling niya palagi siyang tama. So, para sa akin yun ang mapride. Ay, hindi siya nagkakamali, palagi siyang tama. Sa lahat ng oras, palaging tama. Ano ka, Diyos? Diba? So, yun ang para sa akin, ma-pride. Yung mga ibig sabihin ng humility naman, yung pagiging humble or pagiging mapapagkapakumbaba is tumatanggap ng pagkakamali, willing magbago, willing matuto, willing mag-grow as a person. Diba? Willing mag-improve. Nice. Yun ang ibig sabihin. And napapansin ko sa mga mayaman, successful ko nakakilala, wala pa akong na-encounter so far. Siguro meron yan. Sigurado, meron yan. Wala pa akong na-encounter so far na mayaman siya, successful siya, tapos ayaw na niyang matuto kasi alam na daw niya lahat. Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Siya na yung pinakamagaling, siya na yung pinakamalupit. Wala pa ako so far nakikilala. Pero sigurado meron namang ganun. Pero sigurado ko babagsak yun. And yung mga mahihirap na kakilala ko, sila yung magagaling. Sila yung matatalino. Sila yung hindi nagkakamali. Sila yung bawal mong i-correct. Bawal mo silang i-correct. Kasi pag kinorek mo sila, magagalit sila sa'yo. Mga bobo! Kasi hindi sila nagkakamali. Palagi silang tama. Yeah? Hindi na nila kailangan matuto. Hindi na nila kailangan mag-aral. Palagi naman silang tama eh. Hindi, wow. Tas mahirap. Kaya hindi talaga ako nakikipagkaibigan sa mga ganong klase ng tao. I hope na marami kayong natutunan dito sa ating topic for tonight. Comment kayo dyan sa ilalim kung ano yung mga pinaka natutunan nyo, pinaka tumatak sa inyo na lesson. Kahit isa lang, ano yung pinaka tumatak na lesson sa'yo? Comment mo dyan sa ilalim. So I hope marami kayong natutunan. Kita-kits tayo next time. Maganda gabi sa inyo lahat. Bye-bye and God bless.
Gusto mong magnegosyo pero hindi mo alam kung paano ka magsisimula? Meron akong ginawang free video tutorial kung saan ituturo ko sa'yo kung paano ka makakapagsimula ng iyong online negosyo. Ang kailangan mo lang gawin ay pumunta ka sa aking website www.carlserrano.com. So once again, that is www.carlserrano.com. Enjoy learning!